Hello once again mga kawalwal, andito po si Aginaya na naman na nangungulit sa iyong pakikinig sa akin. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel Aginaya's Diary at dito rin mag-follow na po kayo dito sa Karen Claire Tulo Ulani. Maraming salamat po. Andito po tayo sa Malabing Valley, makipurdiyang ako ng Tilucano. By the way, wag po kayong magdamdam sa aking pinost na yung mga kwentuhan ng mga lalaki o kaya yung mga single noon at baak ngayon. Sila po ang nagkwento na ang mga single mom daw ay sila yung RR, yung Butibot at SS. Sila daw po yung 411 na cute. At ang SMB po, Super Mom with Baby at saka yung S, single na pwede pa. Overripe, sila po yung baak. Anyway, yung sarili naman nila ang kanilang pinagsasabihan at pinagtatawanan. Okay, so ito po tayo dito sa Malabing Valley. Harvest time po dito ngayon. Kaya makichika at makiharvest po tayo mga kawalwal. Hindi po walwalan ngayon ha. Trabaho time. Ito po, ginugunting ang kanilang mga pinipitas. Kailangan gupitin para hindi makatusok ng ibang citrus. Kasi pag natusok, masisira na yan. And then, after ng kanilang pag-harvest, iniipon yan, nilalagay sa tray at hinahakot ng kulong-kulong. Para! So ito, magkarga na tayo mga kapatid, mga kaibigan at mga kapuso. Alam nyo ba kung gaano kabigat ang isang tray pag napuno ng citrus? Almost 28 kilos to 30 kilos, depende yan sa laki at kung puno ang isang tray. Okay, pagkatapos ng paghakot, ito hinuhugasan muna para maalis yung mga alikabok, mga kulay ng mga in-spray dito. And then, binubuhos dito sa may screen para mag-dry up, pinupunasan, at tapos ilalagay ulit sa tray para yung mga naipon na na-dry up o kaya napunasan, binubuhos na doon sa may sa may pag-classify yan, tawag nila dyan, sa may sementado para i-classify na sa RR, SMB o kaya sa Butibot. Ganito po mag-classify. Pinipili yung maliliit, pinipili yung malalaki, nilalagay sa isang tray. Pinipili din yung mga hindi kagandahan, nilalagay sa isang tray. Kaya kailangan ng mga tao na mag-classify, kailangan din ng mga tao na magbuhos, maghugas, ganon. Medyo matrabaho din to po mga kapatid ang citrus. Kaya huwag nyo pong maliitin kung sabihin nyo madali lang na baka akala nyo ipinipitas lang tapos diretso sa tindahan o diretso sa trading po, hindi po, marami rin pong process yan. Ito po, clean classified. Kung hindi pa nag-dry up, pinupunasan yan. And then, pagkatapos ng pag-classify, pag na-classify ng mga maliliit sa mga malalaki at sa mga RR, nilalagyan na ng mga, wax para hindi mabulok agad. Isa pang purpose kung bakit nilalagyan ng wax po ay para gaganda po yung cutis. Hindi mangungulubot ang balat ng citrus. Pagkatapos po ng waxing, kinikilo na yan and then kinakarga na sa sasakyan. For the final process, dinadala na ito sa mga buyer doon sa Envat, usually sa Bambang. O kaya ay pwede namang mag-direct sa Manila kung sino man ang may kakilala doon na pwedeng pagbagsakan ng produkto. So, ito po ang proseso ng mga citrus dito sa Malabing Valley. Thank you so much sa iyong panonood at sa pakikinig sa aking boses. And I thank you.